PJ, Pastor Jun Payumo. Amen. Thank you. At magandang gabi po. Tama nga, PJ pala. Francisco Payumo Jr. Ayan. So, hindi ubiro yun, kundi totoo. Kaya lang, hindi si Fernando. At Francisco, hindi Fernando. Magandang gabi po sa bawat isa. At salamat sa Diyos, sa kanyang biyaya. Tayo ay pinagpala ng kalakasan, buhay, kapayapaan, at kung saan na ang nagtulak sa atin ng Banal na Espiritu ay hindi ating sarili. Bakit ang ating puso ay nananabik na sumamba, makinig ng salita, sa ganoon ay malaman natin kung gaano tayo kaimportante sa Diyos. Bakit ko po sinabing importante? Kasi ang Diyos walang inihintay na makasama sa kanyang lugar o kung saan siya paroroon, kundi ang tao. Bakit ko po nasabi ang tao? Sapagkat pag-uusapan natin ngayong gabi kung paano ang kadakilaan at ang puro na pag-ibig ng Diyos, the purity of God's true love. Pag-uusapan po natin kung paano ang Diyos, ang lahat ay kanyang ginawa alang-alang sa tao, hindi alang-alang sa kanyang sarili. Ganito kalalim at ganito kaimportansya sa bawat isa sa atin na dapat nating malaman sa gabing ito kung paano at gaano tayo kamahal ng Panginoon upang sa ganoon ay mabigyan natin ng pagpapaalaga ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa bawat isa sa atin. Itong buwan na ito ay Love Month na kung saan ay sa buong buwan ay pag-uusapan kung paano ang pag-ibig. Subalit, sabi ko nga, ang naunang pag-uusapan natin ay yung the purity of God's true love. Understanding the love of God na kung saan na kailangan maunawahan ng bawat isa. Oo, sabi ng iba, mahal ako ng Diyos. Gaano at paano kanya mahal at ano ba ang pweba? At ano ba ang sinisigaw ng iyong espiritu kung paano at ang pagmamahal ng Diyos ay naranasan mo? Sa bawat isa sa atin ay kailangan ho na ito ay madama natin. Kapag hindi natin nadama ang pag-ibig ng Diyos, hindi ho tayo magkakaroon ng pagkilos o pamumuhay bilang tinawag at pinili ni Kristo na mabilang sa kanyang pamilya at sa kanyang ililigtas na makasama sa buhay na walang hanggan. Kaya nga po, sa bawat isa sa atin, bigyan natin ng pagpapaalaga kung papaano at kung gaano ang ginawa ng Diyos na kung saan ang kanyang pag-ibig sa tao. Sa tao, hindi sa mga bagay na material. Sapagkat ang lahat ang sabi, nalikha ang ating nakikita, ang kabuuan, maging ang mga bagay na ating pinakikinabangan na pinagkukunan ng resources, alang-alang kay Kristo. Lahat yan ay nilikha para kay Kristo. Ibig sabihin, ang lahat ng yan ay paghahari ng Diyos, subalit ang tao ay very special sa Diyos. Kaya nga, sa aklat ng Genesis, ang sabi, in the last 5 days na creation, ang sabi, ngayon likhain naman natin ang tao ayon sa ating wangis. Wangis na kung saan sa kalwalatian, sa katwiran at kabanalan ng Diyos. Kaya nga po, itong wangis na sinasabi, kinakailangan nito ay maipakita natin o may pamalas natin bilang isang nilikha ng Diyos. Sabi nga, itong Team February, we need to understand God's love for us in a level which word tell us for us to grow stronger in our faith. Upang sa ganon ang pananampalataya natin ay tumibay, lumalim, at ito ay maging masidhi upang lubusan nating makilala ang ating manlilikha na si Kristo. Jesus na nagbigay buhay na walang hanggan. Kaya po,
Napaka-importante. Maraming nagsasabi na, yung iba pa nga, sasabi na, balamoy kayo mo yung anak ng Diyos. Anak na ako naman ng Diyos eh. Sabi na gano'n. Yes! Everyone na nabuhay o sumipot dito sa mundo, mahal po ng Diyos. Subalit, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi inangkin ng pangkalahatan. Mayroong itong nag-refuse. Yung hindi naniniwala na si Kristo ang siyang tagapagligtas at anak ng Diyos, yun ho ay hindi tumanggap doon sa pag-ibig ng Diyos na dalisay na ito ay nagbunga ng kaligtasan ng tao. Marami rin ang nag-reject at marami din ang hindi naniwala na si Kristo ay Diyos. Kaya walang piling sa kanila ang krus. Bakit mayroon tayong cross na walang imahen? Ang cross na walang imahen natin sapagkat ang ating Diyos ay totoong buhay, pagkatapos ng ikatlong araw, bumangon sa mga patay at siya'y umakyat sa langit. Ngayon, mayroon siyang isang simbolo na iniwan sa atin na kung paano ang kanyang kadakilaan at ang kanyang pag-ibig ay sa krus ng Kalbaryo na ang lahat ay tinapos alang-alang sa kaligtasan ng bawat isa upang sa ganun ay walang mapahamak. Kaya nga po, kailangan ito ay tumimo sa ating puso na kung paano ang pag-ibig ng Diyos ang siyang dapat maghari sa bawat isa sa atin upang sa ganoon tayo ay makakilos at makapamuhay bilang anak ng Diyos. Tandaan po natin, ang bawat pinangungunaan ng Espiritu ng Diyos ay anak ng Diyos. Hindi lahat ito ay pinangungunaan ng banal na Espiritu ng Diyos. Yung iba nga, ang sabi nga, alam naman namin si Kristo. Ibang Kristo ang alam nila. Kasi kung minsan pumupunta pa sila sa mga simbahan at umaalik doon sa nakapako na kung saan na ito'y imahin na ginawa ng tao. Alam nila na mahal sila ng Diyos, subalit ang kanilang ganti ay yung isang bagay na kung saan na mababaw na inaakala nila ang Diyos na kanilang sinasamba ay hindi buhay na Diyos at hindi kumikilos at hindi nakakarinig at hindi nakakakita. Kaya nga o nanatiling patay para sa kanila eh. Kaya sa Holy Week, di ho ba, kumisan ay upang, sabi ng iba, upang hindi na magkasakit ng pamilya ko ay ako'y may panata eh. This coming April, sabi niya, magpapapako ako o magpapasugat. Alam niyo ho, kinakailangan sawayin na natin ang ating mga pamilya imulat sa katotohanan na ito ay hindi mangyayari sapagkat walang ain sa ikaliligtas ng tao maliban lamang si Kristo na nagbigay ng dakilang pag-ibig sa bawat isa't isa sa atin. Kaya nga sa John 3:16, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang lahat ng sumampalataya, maniwala, sumunod, umibig sa kanya, ay hindi mapaamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya napaka-importante po, dito sa aklat ng kalawang Pedro, 3:17 hanggang 18, therefore, dear friends, since you have been forewarned, be on your guard so that you may not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position. Meron tayong siguradong posisyon na secure tayo. Secure tayo sapagkat tayo ay binayaran sa banal na dugo ni Kristo na walang kasing alaga. Nakasanlaw tayo sa impyerno na kung saan bawat mamamatay na hindi nagkakakilala kay Kristo ay paulog sa impyerno o sa walang hanggang kaparusaan. Tayo ay nakasanla. Bawat isa sa atin. Ni isa walang malinis, ni isa walang matuwid sapagkat lahat ay nagkasala at walang pumasa sa pamantayan ng Diyos. Kaya nga po napaka-importante ang posisyon natin na binigyan tayo ng seguridad ni Kristo, kinakailangan na ito ay pangalagahan natin. Kaya abilin ni San Pablo sa atin, ay sa San Pedro. Sabi nga ang sulat ni San Pedro sa atin, sa ikalawang Pedro, therefore, dear friends, since you have been forewarned,
Be on your guard so that you may not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position. Sino po ang mga lawless na ito? Yung mga mandaraya. Yung mga ibang nagsasabi na kung saan ang doktrina ay binabaluktot at hindi inaayunan ang Biblia. Na kung saan ang kanilang paliwanag ay sa kanilang sarili at hindi sa salita ng Diyos. Kaya nga, kung minsan, ang kanilang emosyon ang nasusunod at hindi ang Espiritu ng Diyos. Maingat po tayo dapat. Dapat tayong mag-ingat. Kasi hindi tayo pwedeng maniwala kung kani-kanino, kundi lamang maniwala tayo sa pangunguna ng banal na Espiritu sa salita ng Diyos upang ang ating relasyon at ang pag-ibig ni Kristo sa iyo ay hindi masayang, kapatid. Tuloy po natin. To Him, sabi nga, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Upang sa ganoon tayo ay maglago sa biyaya ng ating Panginoon at sa kaalaman na kung saan na ito ay mahiwaga at i-reveal ng banal na Espiritu para kay Kristo. At sa ganoon, tayo ay magkaroon ng pagsunod. To Him be glory both now and forever. Amen. To Him, sabi na, be glory both now and forever. Kaya nga po, napaka-importante ng bawala ni Pedro na kung saan kailangan na ang secure nating posisyon bilang isang taong ligtas, bilang isang taong inihintay ng Panginoon, bilang isang taong kapamilya ng Diyos, kinakailangan na ito ay ating bantayan. Mabantayan natin ito sa pamamagitan ng pag-alala sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi kung hindi natin alalahanin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, parang inisip lang natin na tayo ay ligtas sa pamamagitan ng paggawa natin ng mabuti. O sa paggawa ng ating mga bagay na kung saan na matulungin ako eh. Gumagawa ako ng mabuti, hindi naman ako nagrabyado. Na-experience nyo na ho ba yun? O na-encounter nyo na sa iba na kapag siya'y nilapitan nyo at sasabihin nyo mahal ka ni Kristo, sasabihin niya, saka na lang Brad, hindi naman ako nagrabyado ng tao eh. Kumisa sasabihin niyang ganun eh. Pero, anong nangyayari sa atin kapag sinabi nyo? Parang mayroong isang bakod na napakatibay na hindi mabuwag at ikaw ay umaalis na. Alam nyo ho, kung gusto mong tibagin ang bakod na nakalagay na yon, ipagpatuloy mo kung papaano na ipadama mo sa Kanya ang pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng salita ng Diyos na kung papaano ang kaligtasan at ang relasyon at ang buhay niya ay napakaalaga kay Kristo. Kasi sa kanyang sarili, akala niya, tama na yun eh, yun ang magliligtas sa kanya. Walang isa na makapagliligtas sa kanyang sarili, kaya nga ang ating Panginoon, mismo sapagkat tayong lahat ay makasalanan, tayong lahat ay marumi, tayong lahat ay hindi pumasa sa pamantayan ng Diyos, pero kinakailangan mayroong isang taong mamamatay na magbabayad ng ating kasalanan. At kinakailangan ang mamamatay na yon ay yung walang batik na kasalanan, walang dungis. Kaya in the Old Testament, kapag sila ay naghahandog, kapag sila ay nagbabayad ng kasalanan, kukunin nila yung tupa sa piyesta ng Pentecost na kung saan na kukuha sila ng tupa. Sisiyasatin ng high priest yan. Baka may sugat ng konti o may galis o kaya may dumi siya o yung sa tenga niya. Hindi ihahandog yan. Ibig sabihin, kinakailangan walang dungis, walang batik, walang kapintasan. Kaya inambing si Kristo na kung saan na siya ang hahin na lamb na kagaya ng inaandog sa Old Testament. Ito ay napaka-importante. Subalit ito ay mahabang talakayin upang sa ganoon ay. Pero sa pamamagitan ng banal na Espiritu, alam ko na siya ay magbibigay ng unawa sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, dito, and to know His love of power of working with us. Upang sa ganun, malaman natin kung papaano at ang kapangyarihan na nasa atin
na siya ang magbibigay ng bunga o magpapakita sa pamumuhay natin bilang isang inibig ni Kristo. Sa Ephesians 3:16-20, sabi, I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with the power through His Spirit in your inner being. Nananalangin noon dito si Pablo na kung saan na ang biyaya ng Panginoon at pag-ibig na tayo ay lumakas upang sa ganoon ang ating espiritu na nasa sa atin na siya ang na siya dapat ang maghari sapagkat ito ay nakakasunod at nakakadiscern sa espiritu ng Diyos. Alam niyo ho, ang laman hindi nakakadiscern yan eh. Ang espiritu na espiritong buhay na ibinigay ng ating Panginoon. Mula nung tinanggap natin si Kristo, ang espiritu nating patay ay nabuhay. Kaya nga, ito ay nakakaunawa. Nabuhay ang iyong espiritu, kaya alam mo kapatid, bawat isa sa atin, alam natin basahin ngayon kung anin ang tama, mali, o ang masama o mabuti. Nagkaroon ng buhay. Nabuhay ang ating espiritu. Dati, kapag ikaw ay nakikisalo sa mga gawaing mali, para bang normal lang, walang, hindi ka nagigilty. Pero nung buhayin ng espiritu mo, mula nung born again ka, at yan ay nabuhay ang iyong espiritu, nagkaroon ka ngayon ng separation. Namimili ka ngayon. Yung mayroong nagudyok sa iyo, sa iyong budhi, na ito ay mali, na ito ay marumi, na ito ay tama, na ito ay mabuti. Kaya ang espiritong yon ang siyang nag-udyok at ito ang nakikicommunicate sa Espiritu ng Diyos. Kailangan palakasin natin ito upang sa ganun maunawaan natin kung gaano ang pag-ibig na ibinigay ni Kristo sa atin. Kapag hindi po natin pinalakas ang ating Espiritu at ito ay nanguna ang laman, maina ang Espiritu, hindi po natin maunawa ang pag-ibig ng Diyos. Subalit, dahil sa biyaya ng Panginoon at ang kanyang pag-ibig, siguradong tayo ay magkakaroon ngayon ng isang unawa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Pagpatuloy po natin, ito nga sabi, so that Christ, saan po tayo mito? So that Christ dwell in your hearts through faith, and I pray that you being rooted and established in love. Rooted, kinakailangan na tayo ay kumbaga sa alaman ay kapag ito ay ampaw o mababaw yung malawak ang ugat, kapag ito ay dinaanan ng bagyo, mabubuwal yan. Kinakailangan na tayo ay rooted. Rooted sa ganoon upang tayo ay makapag-establish sa pag-ibig ng Diyos. May have power. Mayroon tayong kapangyarihan. Kapangyarihan na tumanggi sa mga mali at sa kasalanan. Kasi kung wala tayong kapangyarihan, hindi tayo pwedeng tumanggi sa mali at sa mga kasalanan. Subalit, dahil mayroon tayong kapangyarihan ngayon, pwede tayong tumanggi. Tumatanggi tayo sa pamamagitan ng Espiritu na ibinigay ng Diyos sa atin. Pwede na tayong tumanggi. Dati hindi tayo tumatanggi. Kasi kumisan na sasabihin lang na, ay, medyo makarine nung pakarine ke. O sige napin. Isya, may, diyan ka pinaya mo. Ano? Linabas ka mo, alili na akbimin, alisya, may amuhan, ika naman. Oh. Dahil wala kang kapangyarihan, anong mangyayari? Sige na, pen. Oh, sige, lakwanda na kayo, pero anong nangyari doon? Alam mo, pinagbigyan mo ang kaaway. Pero dahil mayroon tayong kapangyarihan na sinasabi rito, mayroon tayong pagtanggi at sabi nga, together with all the Lord's holy people to grasp how wide, yan, and how long and high and deep is the love of Christ. Gaano kalawak? Gaano kataas, kalalim? Actually, cross-on pinag-uusapan dyan eh. Gaano? At ito, sabi nga, and to know is love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measures of all the fullness of God. Ang kabuuan ng Diyos.
sa kabuuan na kung saan na ito ay sa Colossians 2:10, we have given the fullness of Christ. Yung Colossians 2:10, kung babasahin mo, yung kabuuan, sabi nga, we have given the fullness in Christ. And to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measures of the fullness of God. At ito ay kailangan nating maintindihan sa ating sarili. Now to Him who is able to immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is work within us. May kapangyarihan. Anong kapangyarihan yan? Yung pag-ibig ni Kristo na sumasa atin, siya ang kapangyarihan ngayon na ito ay pwedeng nating gamitin sa lahat ng panahon at abang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Kaya nga o, secure tayo eh. Secure tayo sa pag-ibig ng Diyos na kung saan na ang pinakamamahal nga ng Diyos ang tao eh. Alam niyo ba na sa lahat ng nilikha ng Diyos, walang binantayan ang ating Panginoon. Walang binantayan, pero ang tao binantayan niya. Binantayan niya ang tao upang sa ganoon nga ay makita na kung saan na ang mamahalin niya o ang tutubusin niya ay matupad ang plano ng Diyos sa Jeremiah 29:11. At dito sa Psalms 103, verse 11 to 14, sabi nga, for His unfailing love toward those who fear Him in a great as the height of heavens above, the earth as remove our sin. Yung distansya ng langit at lupa, ganun kalawak ang pag-ibig ng Diyos upang ikaw ay patawarin niya sa iyong pagkakasala, kapatid. Hindi mo pwedeng sabihin nung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, anak kong karakal pemate, anak kong karakal penako, kahit na. Ang distansyang umiiral o biyaya na ibinibigay ng Panginoon sa iyo sa kanyang pag-ibig ay ang sukat niya ay yung langit at lupa. Ganon ang distansyang yon. Tayo konti lang eh. Kumbisa napipikon. Hindi na natin pwedeng ibigay. Subalit ang Diyos hindi napipikon. Siya'y matiyaga at banayad na magalit. Kaya napakabuti ng Diyos. Sapagkat tunay nga, siya ay mapagmahal at ibinigay niya ang kanyang sarili sa bawat isa't isa sa atin. Kaya kailangan ho na ito ay ating malaman sa ating mga buhay kung gaano ang pag-ibig na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Pwede mong sabihin sa iyo na wala ka ng condemnation kasi mahal ka ng Diyos. Nilinis ka na ng Diyos. Binayaran ang iyong pagkakasala. Pwede mo ngang kinin yun sapagkat alam mo kung papaano at gaano ka kamahal ng Diyos. Ngayon, habang kiniklaim mo yun, yes of course, mayroon kang pagsunod. Sabi nga sa akin binasa na kung sana, yung may takot lang, yung walang takot sa Diyos, of course, hindi naman yung, hindi naman ganon. Mahal ng Diyos ang mga nilikha niya, maging ang nasa impyerno ay mahal niya. Subalit sila ho ay hindi naniwala at hindi tumanggap sa pag-ibig ni Kristo. In fact, nung siya bago umakyat sa langit, nung siya namatay, pumunta sa impyerno at siya ay nag-preach doon. Subalit, hindi pa rin tinanggap si Kristo yung mga nauna na makasalanan. Kaya nga, kailangan ho ang pag-ibig niya ay madama natin. Sino ho ang nakadama ng pag-ibig ni Kristo? Itaas ang kamay. Yan. Amen. Yung first love. Di ba nung ma-first love tayo? At nadama natin ang ating Panginoon na tayo ay in-embrace niya. At sasabi kayo niya, sabi niya, alasan niya kanin dagat. Paano niya nalasaan ang dagat? Luwa, sipon, wawa. Dahil sa pag-ibig ng Diyos na dadaman niya ay nalasaan daw niya ang dagat. Pero hindi niya kinahiya. Ganon din naman tayo. Nung ang nadama natin ang pag-ibig ng Diyos, kapag ikaw ay nasa daan, umaabang ka ng tao na gusto mong sharean eh. Yung pagka-born again mo, yung init mo, yung apoy mo, lumalabas ka sa daan,
Tingin mo, bawat isang tao na dumadaan, gusto mo maligtas eh. Actually, hindi naman tayong nagliligtas. Ang Panginoon ang nagliligtas sa kanyang pag-ibig niya. Pero kinakasangkapan niya tayo upang sa ganoon ang taong yun ay maligtas. Kaya, meron din tayong role. At hindi naman doon sa nanatili tayo na mahal tayo ni Kristo pagkatapos tayo uminto na. Ibig sabihin nun, wala tayong pag-ibig na minana kay Kristo. Kaya nga po, napaka-importante. Dito pa, sabi nga, now him to who is able to immeasurably more than all we ask or imagine according to his power that is at work within us. Kinakailangan ho na ito ay ating treasure. Kung alam nyo kung meron tayong dapat na i-treasure yung kapag sinabi mong treasure, yung pinag-iingatan, ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa bawat isa sa atin. Yes, of course, sabi nga, the purity of God's true loves. Romans 5:7-8. Very rarely will anyone die for a righteous person. Though for a good person, someone might possibly dare to die. But God's demonstrate His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Amen. Pagpalain po ang salita ng Diyos at tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa gabing ito. Sapagkat tunay nga, Panginoon, aming damhin at madama sa aming kalagitnahan ang pag-ibig na inalay mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami inibig mo. Hindi kami kaibig-ibig, subalit kami ay inibig mo. Binata mo ang krus upang sa ganon, Panginoon, kami na marumi at makasalanan, O Diyos, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, salamat po sapagkat ang lahat ng ito, O Diyos, ay nagbigay sa amin, Panginoon, ng tagumpay. Higit sa lahat, buhay na walang hanggan na tangan ng bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, upang ang pag-ibig mong ito ay ma-treasure ng bawat isa sa amin at ito ay, O Diyos, ay aming pag-ingatan. Nawa, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, na siyang magbudyok at manguna sa bawat isa sa amin sa lahat ng oras at sandali upang sa ganoon, ang pamumuhay namin na may kapayapaan ay mananatili at walang bagabag dito sa lupa. Jesus, salamat po sa iyong ginawa. Salamat po, Panginoon, sa iyong binigay na libre na kaligtasan. Salamat sa pag-ibig na ipinagkalob mo. At ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay mayroon na ngayong karapatang tumawag ng Ama. Kaya nga po, sa oras na ito, maging ang mga nasa online, O Diyos, hayaan mo, Panginoon, na madama nila ang pag-ibig mo. Pag-ibig na walang kapantay at walang katumbas sapagkat ikaw lamang ang may tangan ng tunay na pag-ibig. Kaya nga po, Panginoon, sa pakikinig namin ng iyong salita, maging ang iyong lingkod, O Lord, itago mo ako sa iyong pagka-Diyos. At sa iyong biyaya, Panginoon, ako'y nakakatayo sa pamamagitan ng iyong banal na dugo na paglilinis. Ayahan mo po, Panginoon, ng lahat ng aking sasabihin ay pawang salita mo lang at hindi ang aking sarili. Magpala ka sa aming kalagitnaan, Panginoon, at magatid ka po, Panginoon, ng kagalingan sa lahat ng uri ng karandaman sapagkat ito ang nais mo sa bawat isa sa amin. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa gabing ito. Sa makapangyariang pangalan mo, Kristo Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mag-uumpisa na po tayo. The purity of God's true love, understanding the love of God. True love originates from God. We need to understand that God's love is pure because true love originates from God. Sa Kanya lang po. Siya lang ho ang unang nagpamalas nito.
At hindi ka o makaka-earn ng tunay na pag-ibig maliban lang sa pag-ibig ng ating Panginoon. Maging ang asawa mo. Maging ang mga kapatid mo. Hindi mo ma-earn ng pag-ibig na sinasabing tunay na pag-ibig na yan. Mayroong limitasyon. At mayroong kondisyon. Subalit, ang pag-ibig ng ating Panginoon, sabi nga, the purity of God's true loves, and sabi na kung saan na ito ay walang reservasyon, kundi ang lahat ay ibinigay ng ating Panginoon. Sabi nga, babalikan lang ho natin yung Romans 5:8 upang sa ganun ay imahin natin ng konti. Very, sabi nga, rarely will anyone die. Ito ay hindi pangkaraniwan. Ibig sabihin, bihira lang mangyari ito. The righteous person, though for a good person, someone might possibly dare to die, but God's demonstrate His own love for us in this, while we were still sinners in Christ, died for us. Ibig sabihin, lahat ng ating pagkakasala at lahat ng ating kamalian na tayong dapat magbayad sa krus ng Kalbaryo, na tayong dapat maparusan, ay inako ng ating Panginoong Yesus upang sa ganoon ang lahat ng ito'y mapawi at Kanya nang dinala sa krus ng Kalbaryo. Kaya, bawat isa sa atin ay nilinis Niya, pinatawad Niya, at kinuha ang ating kahinaan, kinuha ang ating kasalanan, at sa banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, tayo ngayon ay nagkaroon ng kapatawaran at tayo'y nakakaarap o nakakadako doon sa kabanal-banalang dako ng ating Panginoon. Pwede ka ngayon na manalangin na hindi mo na sasabihin pa na pakipag-pray mo, kuha mo kayong sasardote o ay priest na ipag-pray mo ang aking kasalanan. Hindi na ho. Sapagkat tayo ngayon ay nakakapasok sa kabanal-banalang dako. Wala nang tabing, wala na hong naka-block o namamagitan na tayo ay hindi makapasok. Tayo mismo ay malayang pumasok sa pamamagitan ng pag-ibig at biyaya ni Kristo. Kaya nga, ang lahat ng yan ay sinabi Niya sa krus ng Kalbaryo na it is finished. Pagkatapos Niyang sinabi yon ay nahawi ang tabing ng tabernakulo na kung saan ang kapal noon ay 4 inches. May pira yahu. At yon ay isang udyat na kung saan na nagsasabing tayo ay makakapasok sa kabanal-banalang dako ng ating Panginoon. Kung saan ang holy at the holy place na kung saan nandun ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos. Dati, nung nauna, pari lang ang magdadala at mananalangin para sa kasalanan mo para bayaran. Subalit, tayo ngayon ay malaya ng makakarating sa kabanal-banalang dako. At personally, bawat isa sa atin sapagkat tayo tinubos ni Kristo sa Kanyang banal na dugo. Kaya nga po, napaka-importante, namatay Siya nung tayo pa ay makasalanan. Tinubos na Niya ang ating pagkakasala. Kung hindi nangyari na ang pagbabata ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, wala tayong mamanain na kaligtasan. Lahat po tayo ay mapapahama. Subalit, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Binata Niya ang lahat. Sugat, pagod, hirap, pag-alipusta, at inalala Niya ang tao na kung saan na ito ay makasalanan upang Siya ay matubos Niya sa impyerno. Sabi ko nga ho kanina na tayo ay binabantayan ng Diyos doon sa Psalms 139 verse 13 and 16. Sabi nga sa Psalms, tayo ay inugis o ang sangkap ng bawat isa sa atin. Ang sabi dito sa awit, dito babasahin ko lang, sabi nga sa 139 verse 13, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumika. Sa tiyan ng aking inay, inugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang makatakutan. Ang lahat ng gagawin mo ay kahangang tunay sa loob ng aking puso. Lahat ito ay ikinintal. Ang buto ko, ang sabi nga, in verse 15, ang buto ko sa katawan noong iyong ugisin sa loob ng bahay bata, doon iyong pinapansin. Ibig sabihin, nasa sinapupunan ka ng ama, ay ng iyong ina, na kung saan ang amang Diyos, tinitingnan Kanya na lumalaki. Inaaruga.
Ganyan ho ang pag-ibig ng Diyos. Ano ka pa lang, pumuporma ka pa lang, binabantayan ka na ng Panginoon. Pagkatapos ngayon, masasabi mong mahal mo ang Diyos pero ang buhay mo ay walang pagsunod sa Diyos. Ako yung nakikita nang hindi pa man sumisilang, ang sabi niya sa verse 16. Hindi mo ansin, batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Nakatitik na. Hanya, hindi ka aksidente, kapatid. Hindi ka aksidente na lumitaw dito. Ang Diyos ang may plano sa iyo. Ganyan kanya kamahal. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Siyang nagbantay sa iyo. Paano, pastor, yung mga letang makikikwan, ara? Lahat may plano ang Diyos. Pero alam niyo kung bakit, kung ito ay hindi man sumilang at dito pa lang sa sinapupunan ay namatay. Alam ng Diyos, baka kapag ito ay lumaki, mapapaamak lang. Kaya doon pa man ay pinaintulutan na ng Diyos na siya ay maging kanya na. Ganun ho yun. Kasi, mayroon tayong pagpili na mayroon tayong free will na gagawin natin ang ating gusto at gagawin natin kung anong nais natin. Hindi ka kukontrolin ng Panginoon sapagkat ang pag-ibig niya nga ay ganoon kalawak. Pababayaan ka ng Diyos. Pababayaan ka niya sa iyong pagpili. Yung free will mo. Hindi niya ginawang robot ito. Kasi kung hindi ka mahal ng Diyos, gawin ka na lang ng robot. Upang sa ganoon, sunod. Si switch lang. Kapag ikaw ay lumiliko doon sa gagawin lang ng Panginoon, parang computer, hindi ko ganun. Binigyan ka ng buhay ng Diyos doon sa kalayaan mo sa pagpili upang sa ganoon, kakitaan ka ng Diyos na kung saan sino ang sasambain mo, sino ang susundin mo, at sino ang mamahalin mo, kundi ang Diyos na lumika na nagmamahal sa iyo na walang batik na pagkakasalang ibinigay ang kanyang sarili sapagkat ang buho niyang pag-ibig ay inalay para sa iyo at para sa akin. Kaya nga ho, napaka-importante na kinakailangan nating itong mahilagay sa ating isip at puso kung gaano tayo kamahal ng ating Diyos. Huwag ninyong baliwalain ang inyong sarili. Huwag ninyong i-devalue ang sarili ninyo kundi kayo ay anak ng Diyos. Pinili ng Diyos. Katunayan tayo itinubos sa kanyang banal na dugo. Na ang dugong yon ay hindi ka pwedeng bumili na kahit na kapatak lang na katumbas na alaga. Walang katumbas na alaga. Sapagkat ibenta mo man ang buong mundo, hindi ka makakabili ng dugo ni Kristo. Kaya nga po, napaka-importante. Napaka-importante na kung saan na malaman natin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sipin mo na walang binantayan ng Diyos sa kanyang nilika, kundi lang tayo. Binabantayan pala niya tayo abang tayo lumalaki. Yung buong sangkap mo ay ginawa ng Diyos pagkatapos ay ang buto mo, katawan mo, noong ito iugisin, siyang nag-ugis. At pagkatapos ay binabantayan ka upang sa ganoon, alam niya kung ano ang buhay mo, kung gaano ka ba. Alam niya kung gaano kaaba ito. Nasa sayo kung pipiliin mong madaliin. Kasi yung iba, walang plano ang Diyos na hindi pahabain ang buhay ng tao sapagkat nasusulat sa Psalms na kung saan na 70 ang buhay, 80 kung malakas. Ngayon, kung ikaw ay umuwi na sa Panginoon at the age of 70 or 80, ikaw ay pasok doon sa sinasabi ng Diyos. Subalit kung ikaw ay namatay sa edad na 25, hindi o will ng Panginoon na ikaw ay umuwi ng 25 anos. Hindi mo lang alam kung ano ang nais ng Diyos sa iyo, kaya ang nangyari ay nagmadali ka. Minadali mo ang buhay mo. Subalit, tandahan mo natin, mahal tayo ng Diyos, ang pag-ibig niya ay hindi mo masukat, ang pag-ibig niya ay hindi mo maikumpara kanino paman. Tandahan nun natin, huwag nating i-devalue ang ating sarili. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Sige po, palakpakan muna natin ang ating Panginoon.
Sabi nga, we need to understand that God's love pure because true love originates from God. Siya lang ho ang pinagmulan nito. John 4:7. Dear friends, let us love one another for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Dito ho, kinakailangan na, alam na, dear friends, sabi ni John, let us love one another. Magmahalan tayo. Kung wala kang pag-ibig sa iyong kapwa-kapatid o mayroon kang pagtatangi, ibig sabihin, hindi mo alam ang pag-ibig ni Kristo. At hindi mo nakamtan ang pag-ibig ng Diyos. O mayroon ka lang na, pag nakikita ko yung taong ito, nasisira yung araw ko. May ganon. Eh na naman nananan eh. Akakit niya mo. Ibig sabihin nun, yung pag-ibig na dapat mong mamana kay Kristo ay wala. Walang pagpapaalaga. Kasi kung may pag-ibig ka, mayroon kang malasakit. Nakikita mo ang isang tao na mahal ni Kristo na siyang gustong makasama sa buhay na walang hanggan. Kaya mayroon kang malasakit ngayon. Nadarama mo ito. Ayaw mo siyang mapaamak. Eh baka naman mismong mga kapatid natin eh, kasi pastor, maglasing. Bala mo rin kapatid mo, ano? Anyapin na, bala na lang, may paamak na. Wala tayong nadarama na ganun, na pag-ibig, na ang pag-ibig ng Diyos na kinakailangan na tayo ang makasama niya sa buhay ng walang hanggan. Bawat isa ho sa atin, kapag ganito ang pinag-uusapan, tahimik ho tayo, no? Lahat ho tayo guilty. Masakit. Kahit ako nasasaktan. Masakit talaga. Pero mananatili bang na lang tayong ganyan at hindi tayo magising sa katotohanan na hindi tayo kikilos, hindi tayo aakbang, o hindi tayo gagawa ng paraan upang sa ganoon sila ay mawin natin? Yung mga kapatid natin mismo o kapamilya? Kung minsan kahit ano ang gusto mong ipakita, kung minsan na hindi pa rin umuubra, pero tandahan natin. Kung mayroon kang pag-ibig at ang pag-ibig ni Kristo ay sumasayo, kinakailangan mayroon kang pakialam. Everyone who loves has been born of God and knows God. Bakit ko sinabing ganon? Kasi nga, kung kilala mo ang Diyos, ano ba ang inihingi ng Diyos sa iyo? Yung pera mo, hindi niya kailangan ng pera. Yung sasakyan mo, hindi niya kailangan ng sasakyan mo. Eh yung bagay na magagan, hindi ho niya kailangan yan. Paghahari niya lahat ng yan. At yan ay pinahiram lang sa iyo at pinagkatiwala. Ang kailangan ni Kristo na kung saan na inanda niya ang tahanan para sa mga iniintay niya na kung saan na tinawag at pinili, yan ay kaluluwa na kung saan na kinakailangan makasama niya sa buhay na walang hanggan. Walang ibang iniintay ang Panginoon. Ang tao lang ang kanyang iniintay. Kasi, malay natin, kapag nabuo na ang bilang ng entil, ayon sa kasulatan at darating ang ating Panginoon, tayo ay kanyang susuguin. Malay mo kapatid, yung kapitbahay mo, kapag nasiran mo, yun pala yung uling numero na magpupuno sa Gentiles na inaasahan natin. Di natin alam. O malay mo, yung kapatid mo na matigas ang ulo, siya ang iniintay na numero upang mabuo yung kabuuan ng Gentiles. Di natin alam. Who knows? Kaya, mayroon tayong dapat gawin bilang isang Kristiyano o bilang isang nakadama sa pag-ibig ni Kristo. Kailangan no, na tayo ay magmahal din sa iba. Sabi nga, dear friends, let us love one another. Magmahalan kayo, huwag kayong magkagatan. Eh, yung iba kasi pastor, nangutang sa akin ngayon, hindi ako binayaran eh. Alam niyo ho, iwasan niyo na ho yun at huwag niyo nang gawin. At kami ho ay dumadalangin na wala nang iduwaan na utang na pag-uusapan sa ibaba ng mga pastor na sila ay nagkaroon ng utangan at ayaw magbayaran. Kaya, nawala yung pagmamahalan o pag-iibigan. Bibigyan ko kayo ng tip. Kapag may nangungutang sa inyo at iniisip nyo na hindi niya mabayaran, nangungutang ng 1,000, bigyan mo 100.
Wala akong ipapautang na 1,000, ito, bigyan na lang kita ng 200. Para sa ganun, pagbalik niya may pamasae. At semi muaya, atin niya nga si Pastor Manny Careta. Sumimuaya pa? Ha? Lamaran yan. Puta dandamanak. Dindamdanin eh. Ito, tip mo yun. Kasi, kumisang kasi, akala mo, dahil kapatiran eh, lumalapit, pero alam mo naman ang ugali niya, tapos, paiiramin. Pero pagkatapos pinairam, ipuso na, wala mo mga ngorenta eh, bug, bayaran yung pakayaitan. Mga yun yung ugali ito, mamain dyan pakayaitan. Alam nyo, maraming mga sanhi na kung saan o bagay na umaadlang upang ang tao ay hindi niya magampanan ang pag-ibig sa kapwa. Makasarili o maling desisyon. Yan o, ay napakalakas. Maling desisyon o makasarili. Kasi kung minsan ay nagdesisyon ka, pagtapos nagkamali ka, tapos sa bandang uli, ay, handa na na. Sungikit kay kay Charles, ayaw na ipaksabyan na. Kaya pag dumadaan dito sa hallway, papasok na ganun, siya naman dadaan doon eh. Iba yung lakad niya eh. Ang pag-ibig na pinag-uusapan po dito ay yung true love originates from God. Walang reservasyon, subalit kinakailangan na mayroon po tayong pagsunod sa pamumuhay na kung saan na may takot tayo sa Diyos. Kung wala kang takot sa Diyos, hindi isang tunay na pag-ibig o yung originate na pag-ibig ng Diyos, hindi mo, wag mong gawin itong gagawa na niya mo sang kanana. At ipang minsan sabihan na, nag-pray ko po, Ana, ikayo po yung sinabi na ng Holy Spirit. May buko na sabihan na po ng Holy Spirit, alway ako ito. Alam niyo ho, kung minsan naano tayo doon eh. Gagamitin pa niya ang Holy Spirit eh, tsaka yung Panginoon eh. Nag-pray ako kagabi, sabi niya. Tapos, sabi niya, lapitan kita. At, alam ko, ikaw raw ang tutugon ng aking mga pangangailangan. Imbis na ang Diyos ang tutugon, ikaw ang tutugon. Kailangan ho dito, kung alam mo ang pag-ibig ng Diyos na kanyang ibinigay na walang sukat, ibig sabihin, kung ang kanyang sarili ay kanyang ibinigay para sa iyo, what more kung hindi niya ibibigay ang pangangailangan mo, kapatid? Mga material na bagay, napakaliit yan. Mga financial, maliit lang yan. Mismo ang buhay niya, ibinigay niya na walang katumbas na alaga at kayang ibigay ng Panginoon yan kung ikaw ay totoong nakadama ng pag-ibig ng Kristo at ikaw ay tumutupad doon sa kanyang ninanais para sa kanya. Kaya nga po, kung minsan, wag po tayong magkamali sa mga bagay na, ay, may kaluguran niya. No. Mayroon po tayong ang pag-ibig ng Diyos ay gusto ng Panginoon. Minahal niya yung mga matutuwid. Yung mga matutuwid na kung saan na may takot sa kanya. At basahin muna natin upang ibalik natin sa mga yung Psalms 103 verse 11-14. Please lang. Sa ganoon, sino ba ang inibig ng Diyos? Psalms, paki-plus lang ho yung Psalms. Sige. Parang Psalms Psalms 103 verse 11 to 14. Ito ho, sabi nga, for his unfailing love toward those who fear him is great as the height of heavens above the earth. He is removed our sin as far from us. The east is from the west. Nakikita ho natin. The east is from the west. The Lord is like a father to these children, tender and compassionate to those who fear him. For he knows now weak we are. He remembers we are only dust. Alam niyang mahina ka, kapatid.
Alam niyang marupok ka. Kagaya ng ama, sabi niya. Subalit, ang ating Panginoon, ang nais niya, yaong may banal na takot sa kanya, kaya nadarama nila ang tunay na pag-ibig ni Kristo. Yung sukat, nauunawaan nila. Nauunawaan nila yung lawak ng pag-ibig ni Kristo. Nauunawaan nila yung taas kung gaano. Nauunawaan nila sa kanilang sarili na mahal sila ni Kristo. Kaya sila ay mayroong positibong kaisipan na alam nila sila ay aasenso, sila ay magkakaroon ng mabuting pamumuhay at sila ay magkakaroon ng kapanatagan. Nauunawahan nila. Pero kapag hindi mo nauunawaan ang pag-ibig ng Diyos, aba, parang katulad lang tayong ng mga taong tagalabas na kung saan normal lang para sa kanila ang kasalanan, normal lang sa kanila na tayo'y ganito, kailangan no, hindi normal. Sa bawat isa sa atin, kailangan mayroon no tayong tangan at ang puunan na ating ilagay sa ating kaisipan na kung saan na pundasyon ay yung malawak na pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya niyang i-provide ang lahat ng ating pangangailangan, kapatid. And John 4:19, we love because He first love us. Alam niyo, kaya tayo umibig, unang umibig ang Diyos. At hindi mo pwedeng sabihin na, liguran kayo ang Diyos, sanyapin na sisimba ako, sisimba, ang pangkaya kaluguran. No, sa biyaya lang ng Panginoon, kaya mo nagagawa yan, kapatid. Sapagkat yan ay bunga ng pag-ibig ni Kristo sa iyo. Kaya ngayon, ikaw ay masipag na nakikinig ng salita at ikaw ay dumadalo upang sambain mo siya sa Espiritu at katotohanan. Ito ho. Kung itutuloy mo pa yan, sabi nga sa 4:9:10, in this love of God was manifested toward us that God has sent His only begotten Son into the world that we might eternal life. Upang sa ganon, eternal life through Him, upang sa ganon ang buhay na walang hanggan ay ating tamuhin. This is a real love that we love God, but that He love us and send His Son as a cross sacrifice to take away our sin. Sa pamamagitan ni Kristo. Dahil tayo'y makasalanan. Pinlano na ng Diyos yan eh. Sa Old Testament, alam na niya ang tao ay magkamali. Sa Old Testament, alam na niya ang tao ay iiwalay sa Kanya. Plano na ng Diyos yan, kaya ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Kasi kung babasahin mo sa verse 3 ng Genesis, na doon ay nabanggit yung seed na sinasabi of human, and then ang sabi niya, siya ang dudurog sa sakong ng haas ni Satanas. At ang tinutukoy doon ay ang ating Panginoong Jesus. Yung seed ng babae na siya ang yuyurak doon sa ulo ng ahas. At ang ahas naman ang siyang tutuklaw sa sakong. Sabi niya. Alam niyo, noon pa, pinlano na ng Diyos na alam niya ang tao ay ito ay babagsak. Sapagkat nakita niya kay Adan at Eva kung paano sila bumagsak sa kasalanan. Kung saano sila nag-fall, alam ng Diyos. Kaya ganyan niya kamahal ang tao. Kaya kaninang binasa natin, binabantayan tayo ng Diyos. And Psalms 8, verse 4 and 6, magkadugtong na yan. Ang sinabi ni David, sino ba ang tao? Sa Psalms chapter 8, verse 4 and 6, ang sabi, sino ba ang tao na kung saan na ito ay binibigyan mo ng malasa. What is a mankind that you are mindful of them? Human beings that you care for them. You have made them a little lower than the angels and crowned them with a glory and honor. You made them a ruler over the works of your hands. You put everything under their feet. Sino bang taong ito? Kayo, kayo ang tinutukoy at ako. Sino ba tayo? Ibig sabihin, tayo yung apple of the eye ng Diyos. Lahat tayo ay Kanyang tinitingnan every day. Walang ibang minamasid ang Diyos, kundi ang tao na Kanyang nilika, na habang siya ay iniintay na kung saan at siya ay tuwang-tuwa kapag ito ay nakapagbibigay ng kapurian sa Kanya.
Nagagalak ko ang Diyos. Kaya kapag siya nagagalak, anong gagawin niya? Blessing, blessing, blessing. Parang tubo na binuksan niyan, dadalo yung pagpapala. Pagpapala na walang hinto, na walang makakahadlang sapagkat yan ang Diyos ang nagbigay sa bawat isa sa atin. Ganyan ho. Romans 5:8. But God demonstrated His own love for us in this while we were still sinners, Christ died for us. And sabi nga, we need to understand that God's love is pure because true love hates evil. Kinamumuhian niya ang kasalanan. Ang Diyos o ay hindi pwedeng manaan sa kasalanan. Ang Diyos o ay banal, matuwid. Kaya hindi o siya pwede manaan sa kasalanan. Psalms 5:4, for you are not a God who delights in wickedness, evil may not dwell in you. Hindi pwede ang karumaldumal o mga kasalanan na iyain sa Panginoon. Pagkatapos ay sasabihin mo na, Lord, tataya ako ng loto, papanaginipan mo ako anong numero, 6. O kaya, Lord, mahirap ang loto. Lord, waiting na lang, 2 na lang. Tutulog ako ng tanghali. Pagkatapos, Lord, i-reveal mo sa akin yung 2 numero. Huwag na huwag ninyong gawin ang nangyari noong una rito at di ko alam kung sino yon. Alam niyo ba na siya nag-offer dito? Naipit ang numero ng wedding? Naipit. Naipit doon sa envelope na pagkatapos nung nagbibilang doon ay nakita niya na naka 30 pesos siya pumunti. Ano? 10. Kahit 20 yung lalang. Hindi sinasadya. Naipit. Nakalimutan ko lang dalhin eh. Pakita ko sana sa inyo. Totoo ito. At inulog niya riyan ang kanyang offering at pagkatapos sumama yun. Ibig sabihin may tumataya pa ng weteng. Mag-unos dili ho kayo sa pag-ibig ng Diyos. Kalimutan na ang lahat ng yan. Yung lack of chances, loto. Alam niyo na ang Diyos ay pwedeng magpala sa isang pamamaraan na kung saan na nasa kamay mo ngayon, kapatid, basta't ipagkatiwala mo lang yan sa Kanya. Kaya kang pagpalain kung ano ang nasa kamay mo ngayon. Ipagkatiwala mo sa Diyos. Sasabihin mo, Lord, alam ko po, mahal na mahal mo ako, ayaw mo akong maghirap. At ito, Panginoon, inaalay ko sa iyo. Iniiling ko po, Panginoon, gabayan mo ako rito. Eh kahit na online shopping ka lang, uunlad ka eh. Eh yung iba nga, hindi naman marunong gumawa ng pampabeauty. Ngayon, ilan na yung kotse at bahay? Online lang. Bumibili lang ng pagpaganda ng mga babae. Yan ang patok ngayon eh. Pati mga lalaki ngayon eh, gumagamit na rin doon. Buti na lang ako, nagpo-polvo lang. Opo, baka makita niyo ako nagpo-polvo sa iba ba? Hey, pastor, mag-polvo yan ang pala. Kasi oily, nag-o-oily ho kami. Kahit si pastoris, hindi lang ako. I mean, kung mayroong kang pag-ibig na dadama sa Panginoon at alam mo kung gaano ito kalawak, kaya kang pagpalain, kapatid. Pagpapalain ka ng Diyos sa iyong pamamaraan, basta't ipagkatiwala mo sa Kanya. Then sabi nga sa Romans 12:9, love must be sincere, hate what is evil, cling to what is good. Ito ho. At napakaliwanag. And then Proverbs 27:5, an open rebuke is better than hidden love. Anong ibig sabihin nito? Eh, yung iba kasi, mahal ko siya eh. Kaya, agyang mag-libin la, pastor, peburin ko na lang. Putay nga na ako. Takasa na ako. Kumisa na, matagal na silang magsasama. Alam na, Kristiyano sila, pero ang nanay, hindi siya
na hindi siya nag-alok na sasabihin na, uy, magpakasal kayo. Ay, okay na kaya kanini ma, ana. Buta, eh, kaya pumikasundo, may kawani kami rin, ana. Papilyay tayo, ana. Alam niyo ho, ginagawa nilang normal ang abnormal. Abnormal ho yun. Pero ginagawang normal. Kaya, wag ho tayong makiayon sa takbo ng mundo. Ibig sabihin, kung ano ang itinuturo ng ating Panginoon, kung ano ang pinadadaman niya, yun ang sundin natin sapagkat pinag-uusapan natin dito ang pag-ibig. Kaya nire-rebuke mo siya, mahal mo, ayaw mong mapaamak. Eh, sasakaling sasabihin mo, ay, paborin ko na yung pastor, puta, bala na, di-decision, ako mag-decision, tapos sabihan ng pastor Manny, puta, bala na ako mag-decision para kaya. Hindi ho. Kapag sinabi mo ang katotohanan, siyang magdi-decision, at least ginawa mo ang dapat mong gawin at sinabi mo at binigyan mo siya ng warning. Siyang magdi-decision, nasasabi, kapatid, mali yan. Anak, mali yan. Eh, kayong mag-live-in. Eh, pagkatapos, sindura, Kristiyano tamo. Sasabihan na ng Biblia, makanya niya, eko miyabe na hanggang eko kasal. Eh, hindi ganun eh. Yung iba pa nga, pinagmamalaki pa eh. Alam mo, pastor, sabi nila, parang pakwan na lang ngayon yan eh. Sabi nila, makanaano ito? Ano, gawa may pakwan? Sabi ko, bahay pastor, yung balo. Sabi no, makanaano, gawa may pakwan ng babae. Kay, eh, wari po, tasasali ka. Pasugrado mo yan nung maluto yun. Okay, ubus-buswan niya po. Yun palang ibig niya sabihin. Totoo, hindi mo ba? Pero ginagawa nilang normal. Abnormal ho yun. At karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Kaya nga sabi, ano binasa natin? Oh, an open rebuke is better than hidden love. Mahal ko siya eh. Tsaka, hindi. Alam mo, hindi mo mahal. Kundi inaayaan mo siya na ito ay makaambiya kayong impyerno. Gilid-gilid siya kitang bunga nga ng impyerno. Mga paboren niya mo. Pero kalambatan, manakbag yun. Bakit? Sabi mo, mahal mo siya eh. Patid, kung mahal mo ang isang tao, kapag ito ay mayroong ginagawang mali, taliwas sa mata ng Diyos, pagsabihan mo siya. At hindi ikaw ang magdedesisyon. Kapag pinagsabihan mo siya, siya ang magdedesisyon. Sinabi mo lang ang tama. Sinabi mo ang totoo. At hindi ka nagkasa. Hindi mo kinondem noon. Hindi ka nag-condemn. Eh, bala na po may condemn yun. Ay, yeah. Siya ang pumili doon sa kanyang desisyon. And then, 1 Corinthians 13:6. Love does not delight in evil, but rejoice with the truth. Hindi ho ba nagre-rejoice sa totoo ang pag-ibig? Natutuwa. Kasi kanina, pag nirebuke mo at pagkatapos siya natuwa, ibig sabihin nun, ang pag-ibig na darama niya, alam niya ang pag-ibig ni Kristo sa kanya. Kaya, kanya nang tinanggap yon. And Psalms 97 verse 10, let those who love the Lord hate evil, for he guards the lives of his faithful ones and delivers them from the hands of the wicked. Let those who love the Lord hate evil. Ang minahal ng Diyos, kinakailangan na ikaw ay namumuhi sa kasalanan at namumuhi ka sa gawa ng Diablo. Minahal ka na ng Diyos eh. Nilinis ka na ng Diyos. Kinakailangan na ikaw ay mamuhi upang sa ganoon ay madama mo at marandaman mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. At lagi mong sinasabi, mayroon kang relasyon kay Kristo. Subukan mo na may relasyon ka sa asawa mo at gagawa ka ng mali. Minsan sasabi, ay, hindi ko magawa. Mahal ko ang asawa ko eh. Hindi ko magawa yon kasi mahal ko siya. Hindi, sumama ka sa amin. Ano lang? Eh, hindi, malalaman ni Mrs. Kasi nga, mahal mo siya. Eh ngayon, kung minahal ka ng Diyos at mahal mo ngayon ng Diyos, mayroon kang relasyon, kung sa tao kaya mong gawin, what more hindi mo kayang gawin sa Diyos na hindi pumipikit ang kanyang mata? Alam niya ang nangyayari sa iyo 24/7 kahit sa abang buhay mo dito sa mundo, nakikita ka ng Diyos at hindi kumukurap. Minomonitor tayo ng ating Panginoon. Nakamonitor tayo.
Eh, itong taong ito natutulog eh. Pag natutulog, makakapuslit ka eh. Pero sa kanya, hindi. Kinakailang isaalang-alang natin ito sapagkat kung mahal natin ang Diyos na nagbigay ng pag-ibig sa atin, alam natin mayroong Diyos na nakakakita sa lahat ng ating ginagawa. At sa lahat ng ating mga sinasabi, mayroong Diyos na nakikinig. Kaya, starting today, huwag kayong magsalita ng negative. Pagpapala. Di ba nasabi ko nung una, o kumusta ka na kapatid? Masakit, masakit kaya rugubili yan. Kumusta ka kapatid? Mas masanting kaysa hapon. Ganito ang isasagot mo. Progresibo ya. Mas masanting po napon, pastor. E di ibig sabihin yun, pataas ng pataas ang antas ng paganda na paganda ang iyong buhay at nananariwa. And we need to understand that God's love is pure because true love is righteous. Last point po ito. God is justice and righteous and holy. Ibig sabihin dito, ako saan? Sa Romans 3:25 and 26, God presented Christ as sacrifice, as atonement through the shedding of His blood to be received by faith. He did this to demonstrate His righteousness because in His forbearance, He had left the sins committed beforehand unpunished. He did it to demonstrate His righteousness as the present time so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. Amen. We are justified by Christ. We are justified, declared not guilty in our sin. Romans 3:24. Nakalagay huron. Mababasa mo. We receive God's righteousness. 2 Corinthians 5:21. Na-receive na uun natin ang righteousness ng Panginoon. And Ephesians 1:7, ano sabi? Our sins are taken away and we are forgiven. Ito ang sinasabi. True love is righteous kasi ang ating Panginoon ay matuwid. Kaya ayaw niya yung kabanalan. At dito, ating pwedeng bagbasihan dito, alam niyo, bakit kaya pinalayas ng Panginoon si Adan at si Eva? Sasabihin niya, o't kaya, sabi namin, Pastor, anyang anak ko, sabi na, gaganak ako, sabi ng Pastor Manny, o't pinalayas si Adan at si Eva yung ginumeng anyamong bungang tanaman. May itong munggiwa ng kasalanan. Alam niyo, sapagkat ang ating Panginoon o ang ating mismong Diyos. True love is righteousness. God is justice, righteous and holy. Mawawala ang kanyang kabanalan, ang puro, at yung purity of God's mawawala kung hindi niya paaalisin o palalayasin si Adam. Sapagkat ang sabi niya, itong punong ito, huwag niyong kakain. Lahat makakain ninyo. Ang puno ng pagkaalam ng mabuti at masama, huwag niyong kainin. Sa akin ito, isang puno lang. Pero kinain ni Adan at Eva. At ito ang nagbunga ng isang kasalanan na kung saan sila ay namatay. Lahat po ng bunga, nakakain nila. In fact, yung tree of life, nakakain nila araw-araw ng panahon yon. Pero, ang ginawa ng Diyos, sineperate na niya yon at binakuran at pinabantayan niya ng dalawang anghel na nagbabagang espada yung tree of life. Kasi kapag sila'y nakakain uli doon, hindi na sila mamamatay. Magdudusa sila ng habang buhay. Walang hanggang pagdurusa. Kaya hindi na sila nakalapit doon. Hanggang ngayon, binabantayan pa yan. Kasi nga, ayaw niyang mapaamak ang tao. Mahal ng Diyos ang tao. Kaya kapatid, ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, sa bawat isa sa atin, hindi mo maikukumpara kahit kanino. Walang umibig na kagaya ng ating Panginoon na ibinigay niya ang kanyang sarili. At tanging si Kristo lamang ang gumawa nito. Diyos na kung saan ang nagkatawang tao upang sa ganoon masagip niya ang tao sa kanyang kainaan. Sa ating binasa kanina, anong sabi? At alam ng Diyos ang iyong kainaan sapagkat ikaw ay naggaling sa alabok, marupok ka. Subalit, ang iniintay ng Diyos sa atin ay yung takot na may pagsunod sa Kanya. Kapag siya ay nasunod natin at kapag ang pag-ibig na pinagkalob niya sa atin ay ating inaalala, tiyak, hindi tayo maliliis ng landas, kapatid.
kung alam mo ang pag-ibig ni Kristo sa iyo. Kaya nga po, bawat isa sa atin tatanggap ng banal na hapunan. Alalahanin ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Alalahanin ang pag-ibig na dinemonstrate niya sa bawat isa sa atin. Gawin natin itong makatotohanan sa ating buhay. Gawin nating marugdo, malalim, at mayroong isang kaugnayan sa isang pag-aalala sa kanya na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, na minahal kanya, kapatid, kahit ano pa ang katayuan mo sa buhay, kahit ano, sa kasalukuyan, mahal na mahal ka ng Diyos. Ikaw ang kanyang inihintay upang makapiling niya sa buhay na walang hanggan. At tayo po ay mag-review, sabi nga, the purity of God's true love originates from God. Sa kanya mo lang matatagpuan ang pag-ibig na totoong dalisay na pag-ibig. True love hates evil. Ang totoong pag-ibig, sinasaway niya ang kasalanan at tinatanggihan niya ang marumi at mali. True love is righteous. Makatwiran ang pag-ibig at justice, holy, banal, at hindi ho isang pag-ibig na kagaya ng pag-ibig na binibigay ng mundong ito. Kasi ang pag-ibig na binibigay ng mundo, basta pipid niya ang pipid financial sa biyana, kaluguran eh, pero yan naman totoo. Iba ho ang pag-ibig ni Kristo. Kaya last verse, sabi nga, in 1 John 2:15-16, do not love the world as the thing is the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Kapag minahal mo ang mundong ito, kapatid, kapag minahal mo ang iyong bahay, minahal mo ang iyong mga sasakyan, minahal mo kung ano ang iyong ari-arian, minahal mo ang iyong bangko o bank account. Sabi nga, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. The love of the Father is not in Him kapag ang lahat ay pinaigit mo kay Kristo. Sabi nga ng ating Panginoon, nangigit na magmahal sa kanyang asawa kaysa sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Ang higit na nagmahal sa kanyang anak kaysa sa akin, hindi siya karapat-dapat sa akin. Christ first, bago ang lahat, siya muna ang mahalin natin sapagkat yan ay binigay lang sa atin ng ating Panginoon. Kaya mali kung sasabihin ng mahal, kaluguran kayong asawa ko, kaduhain Diyos. No! Andahan mo natin, wag mo sabihin yon. Kaluguran kayong asawa ko, kaduhain Diyos. No! Mahal ka ang Diyos, pangalawa ang aking pamilya. Sigurado na tayo ay magsasakses. Kaya, sa gabing ito, tatanggap po tayo ng banal na punan at tayo ay sabay-sabay na kakain at iinom, at ito ay ating ipapanalangin. Tayo po'y tumayo.